may usok, may sunog o apoy agad? Hindi ba pwedeng may nagbabarbecue lang muna? Lalo pa tayong mga Pilipino, may love affair sa mga inihaw. Mula sa manok at isda, isaw, tenga, lahat ating iniihaw, lalo pa ngayong malamig ang panahon. Dito sa Obrero sa Davao City, kakaiba ang presentation ng inihaw na manok. Bukod kasi sa ito'y nakatuhog, nakalambitin din. Pa-impress! Ito ang ipinagmamalaking espetada o hanging chicken ng mga Davaoenyo. Lahat ng cater namin, ino-offer talaga namin itong espetada. And yung mga tao, naki-curious kung ano yung espetada. So pinapakita namin and minsan nagpapadala kami sa kanila for food tasting. Ang kanilang manok, ibinabad sa pinaghalo ang parsley, suka, bawang, dahon ng sibuyas, tanglad, asin at paminta. Sunod itong itinuhog sa skewer o metal na pantuhog kasama ang iba't ibang mga gulay. At saka ito, inihaw. You will never forget the lasa. Parang Portuguese na parang Thai na lasa. Ang salitang barbecue nang galing pala sa salitang barbacoa na ang ibig sabihin, slow cooking of meat. Sa mga nabibitin naman sa mga pastik-stik lang na mga inihaw, malamang para sa inyo ang best-seller na pork barbecue ng Lola Ote. Ang haba kasi nito, 18 inches. Ang recipe, minana pa raw ni Hazel sa kanyang Mommy Rose o si Lola Ote. Since bata pa ako kasi, lagi kami may mga reunions and gatherings ng family. So yun nga, since marami ring bata, laging barbecue yung hinahanap. Ang kanilang barbecue sauce na may kung ano-ano raw sikretong mga sangkap, pinagpasapasahan na mula pa sa kanilang mga kanununuan. Katunayan, mas matanda pa nga raw ito mismo kay Lola Ote. Galing din siya sa recipe pa nung tita or parang grandmother ko. Parehas sa nakasanayan nating timpla ng barbecue, ibinabad din ito sa ketchup, bawang, barbecue sauce, kalamansi, asin at paminta. Marinate natin sa overnight. Dapat at least 6 hours to 8 of the best overnight. Pero imbes na sa stick ito tinuhog, sa isang metal skewer na ang haba 18 inches. Sunod itong inihaw hanggang makuha ang tamang lambot ng baboy. At inayos sa plating na parang nakasampay ng pabaliktad. So busy. Finally, ito na yung ating finished product. Malambot siya. Parang sa chicken kasi pag kinagat mo, juicy at masarap pa. Pwedeng-pwede raw ito sa mga mahilig mag-food porn o yung mga panayang kuha sa kanilang mga kinakain. Lalo pat suportado raw nina Hazel ang pag-click before you eat. Mostly ng mga tao, pag nag-dine-in sila, usually they take pictures of the food. So doon ko siya, parang doon ako na-inspire. Bitin ka pa ba sa barbecue 18 inches ang haba? Aba, baka ito na ang iyong katapat. Ang Eat All You Can Inihaw sa Makati. Sa halagang 300 hanggang 500 pesos kada tao, depende sa araw at oras, lahat ng mga nakahain ditong inihaw pwedeng upakan. Mula sa mga sikat na inihaw na pulutan hanggang sa pork at beef sirloin, chicken wings, fresh seafood plates katulad ng pusit, hipon at yellowfin tuna. Bawat mesa may sari-sariling ihawan. Parang shabu-shabu style, kaya kanya-kanyang ihaw.
Hilig daw talaga ng may-ari na si Patrick ang mga inihaw, kaya naisipan niya itong gawing negosyo. Ang concept ng Charaptor ay para ma-enjoy ng mga customers yung freshly grilled na mga barbecue. Off the grill ba? Mainit pa. Araw-araw, pinapakyaw daw nila sa palengke ang 50 kilos ng isda para mas mura. Ang pinakamabenta raw sa kanilang kainan, Japanese bacon asparagus. Kada 10 to 20 minutes, may refill nito. Gagawa po tayo ng chicken cheese sausage. Pinaghalo ang giniling na manok, giniling na pork chop, keso at iba't ibang spices. Pagkatapos inilagay sa bitukan ng baboy. Ito ipuputs na po natin. At saka inihaw. Dito naman sa Scout Rallyo sa Quezon City, may isang kainan na laging blockbuster sa haba ng pila. Ang matyaga nilang pinipilahan at inihintay maihaw ang specialty ritong grilled barbecue ribs. Pinasarap ito ng matamis nilang glaze, pati na ng iba't ibang sausawan. April 2011, nung nagbukas ang Rub and Ribs Barbecue. Nakaisip po yung mga boss ko na gumawa talaga ng menu, yun nga, yung baby back ribs na affordable. So alam naman natin na pagka baby back ribs is premium talaga siya, so premium cut. So parang mahal pagka na ano natin. Dry rub ang tawag sa style nila ng pagluluto. Dry rub means mix po siya ng spices. So first po, yung ribs po natin is nirarub po talaga ng mga special homemade na spices. Sa paggawa nito, ipinahid ang sikretong spices sa baby back ribs. Pinakuluan at saka inihaw. Pinahiran ang barbecue sauce habang iniihaw para mas manuot daw ang lasa. Ang presyo, 205 hanggang 685 pesos. Masarap yung ribs. Yung hickory sauce niya, lasang-lasa, malambot yung meat niya, saka yung serving size niya. Tama-tama. Pero syempre, kailangan pa rin mag-ingat sa panay pagkain ng mga inihaw. Hindi lang inihaw, sunog na kanin, sunog na tinapay, anumang bagay na nasusunog, nagiging carbon. At yun ang cancerous. So hindi lang siya limited sa inihaw. Kapag nauumay na sa mga komplikadong putahe, mabuti na lang merong inihaw, hindi bali ng mausukan.